Sobrang simpleng forex strategy na pwede kang kumita ng 4,000 pesos per day. Hihimayin natin kung paano step by step sa video na to. So, ready ka na? Let's go! Alam naman natin na hindi talaga certain ang forex market. So, yung strategy na tuturo ko ngayon, pwede kang kumita ng 4,000, pwede kang kumita ng 6,000, 8,000, 2,000, or matalo ka ng 4,000 din. Kapag may nagsabi sa'yo na may strategy na sure kikita ka everyday, hindi totoo yan. Dito sa strategy na gagawin natin, meron lang akong 4 requirements para magawa mo to. Number 1, dapat alam mo na yung forex basics. Alam mo na yung mga currency pairs, yung mga pips, yung mga lot sizes. Number 2, may konting experience ka na sa pagte-trade sa forex market. Demo man yan or live, pero syempre mas okay kung nagla-live trading ka na talaga. Number 3, ang capital mo dapat dito ay nasa 1K USD. Kung di naman 1K USD, pwede namang 500 USD. So, instead na 4,000 yung income mo, 2,000 lang, kalahati rin. And number 4, meron kang at least 30 minutes to 1 hour per day. And reminder lang ah, bago mo gawin itong strategy na to sa live trade mo, itry mo muna sa demo account mo. Para syempre, mabuild mo muna yung confidence and ma-experience mo muna kung paano talaga ginagawa ito. And also, ma-polish mo. Ang strategy natin dito ay more on day trading. And sa isang araw, ang goal natin ay magkaroon ng around 10 trades. Pero syempre, hindi naman laging masusunod dyan. Hindi pwedeng may ipipilit tayo na pasukin para lang magkaroon tayo ng 10 trades. So, 10 more or less. And then, itong strategy na to ay may win rate na nasa 60%. Syempre, based sa pagbabacktest ko, if hindi ka naniniwala, pwede mo siyang ibacktest din. So, ang math nito, kapag meron kang $1,000 and nagre-risk ka lang ng 1%, so ilan yung 1% ng $1,000? $10. And ang risk to reward ratio mo ay nasa 1:2. So, kung matatalo ka ng 10, mananalo ka naman ng 20. And sa 10 trades mo, ilan yung talo? 4. Yung panalo? 6. So, ilan yung talo mo? Magkano yun? Kung 1% per trade lang yung nire-risk mo, that is $40 kasi $10 per trade. So, natalo ka ng $40. And nanalo ka naman ng 6 times, which is $20 each. So, $20 times 6, ilan yun? $120. So, $120 minus $40, meron kang $80 per day. Or that's around 4,000 pesos per day. Or kapag naman 500 US lang yung capital mo, 2,000 pesos per day or $40 per day. So anong strategy gagamitin natin? Very simple lang, mate formula pa rin. Pero dun tayo sa lower time frame. Ikaw nga i-comment mo kung anong klaseng trader ka. Day trader ka ba? Yung gusto mo natatapos yung trades mo bago ka matulog and hindi naglalas yung mga trades mo ng 24 hours? Or swing trader ka, yung naglalas yung mga trades mo ng more than 24 hours up to weeks? Dito sa strategy na to, ang gagawin natin, day trading, lower time frame. So, syempre, hindi ko magagawa yung 10 trades per day dito kasi nag-focus lang tayo sa isa munang currency pair. Pero, sa gagawin ko dito, pwede mo gawin sa lahat ng currency pairs, minor or majors. Dito sa video na to, itatry natin Euro-USD. Tapos, yan, ano lang tayo. Scroll-scroll lang tayo pabalik. Ayan, para maka. And then, stop. Ito tayo ngayon sa March 18, 2023, tapos 5-minute time frame. So, ang target natin dito ay around 20 to 30 pips. Ang goal mo kasi is masara siya as soon as possible. So, if ganun yung target mo, so medyo manipis din yung SL mo. So, kailangan marunong ka rin maghanap ng tinatawag na quality na trades. Hindi pwede yung pwede na trades. Kailangan quality talaga. So, pag sinabing quality, nasa magandang area ng chart. G. So, dito lagyan natin ang support and resistance. Okay. Alright. So, hintayin natin na mapunta dyan ang mga prices. Check natin. So, check natin kung kaya natin itong matrade. Short position. Tapos, dyan banda 15 o 30. O, sakto. 15 and 30. Ayan. So, 1:2. Ayan. Ito yung reward ratio. 1:2. So, paano makukompute ang lot size mo? Ayan. Punta ka lang dito sa babypips.com position size calculator. So, ayan. So, Euro-USD. Account balance. Lagi mo 1,000. Risk percentage 1%. Stop loss 15. Okay. So, okay na yan.
lot size mo nasa 0.06. Okay, so lagay natin 0.06. So, check natin kung ano mangyari sa trade na to. Abutin mo na yung TP, please. Yun! Okay, power. Alright, so naka-TP tayo ng 30 pips. So, kung ang niris mo again is magkano? $10, so nanalo ka ng $20. Sige, hanap pa tayo ng isa pang example. So, yun na to. Next na natin. Okay, so, tignan natin kung magpo-pullback siya. So, ang goal natin, di ba, nagkaroon siya ng break of resistance. Check natin kung pullback, then baka tumuloy-tuloy siyang umangat. Okay? Ayan, ito. Yun, sige. Try natin dito pumasok. So, ang nangyari, meron ka ditong support resistance level, umangat, bumalik, dyan papasok. Alright, so try natin kung ano mangyayari. So, ang stop loss, again, nasa around ito banda. Okay, dyan. Sige, dito banda. Para mas malayo. Ayan. Sige. Ayan, okay na yan. Tapos 30 ulit. 15 and 30 ulit. Alright! Yun, talo. O yun, nahit na, no? I think nahit na ang ating stop loss. Okay, so yun yung example ng nahit yung stop loss mo. Okay lang yan. Kasi sa 10 tries naman, allowed ka naman magkaroon ng 4 losses. So try natin ulit. Okay lang yan. So dito, nakakita ulit tayo ng magandang support area. So check natin kung makakapasok ba tayo ng malupit dyan. Check na natin kung maganda yun dito. Yung stop loss. Okay naman, no? Okay naman siya. Sige. So, pwede natin pasukan yan. Lagyan natin 15. Okay na yan. 12. Tapos, 24. Ayan. Para 1 is to 2 ulit. Check natin kung ano mangyayari. Yan. Okay. Let's do this. Yun. Umangat, oh. Yun! Galing. Congrats. So, ganun lang talaga yung gagawin mo. Una, magpa-plot ka lang muna ng mga support and resistance levels. And then, habang gumagalaw yung chart, update mo lang na update yung mga support and resistance levels mo. Ayan, katulad yan, di ba? Yan yung mga ganyan, di ba? And then, yung mga pinaka-timing mo, pwede ka maghanap ng mga candlestick patterns. Ayan, katulad ng mga yan. Or yung katulad ng ginagawa ko, naghahanap lang din ako ng consolidation na phase. Yung mga maliliit na candle lang, hindi masyadong gumagalaw. Ayan, dyan ako banda nag-de-decide. So, be-breakdown natin yung nangyari sa mga trades kanina. So, dun sa unang trade ganito, naglagay ako ng mga support and resistance. And di ba sa mate formula natin, dyan tayo maglalagay and magpe-place ng mga trades natin. So, dito, ang nangyari, yes, napunta siya kasi nagkaroon ng gap, di ba? Napunta siya sa taas, yung price. Pero, ang tanong is, papasok na ba agad ako dun? Hindi muna. Lalo na kasi, pag nag-open yung market, may mga random na galaw pa yan. So, maghihintay ka muna. Katulad nangyari ito yan, di ba? Baba, angat, tapos nagkaroon ng sobrang liliit na candle, tapos baba, umangat pa, baba. Then, dito lang tayo banda pumasok sa nung nagkaroon na ng malakas na red candle na dalawa. So, magandang confirmation din yan, yung mga malalakas na red candle, yung mga full-bodied na red candle para mag-sell kaya. Kaya tayo, nag-place na ng sell trades doon, di ba? Very simple lang. Gagawin mo lang, basta nasa zone, support or resistance zone, and then maghanap ka lang ng mga confirmation based doon sa kung anong bias mo. Siyempre, buy on support and sell on resistance. So, yun yung ginagawa natin dito, sell on resistance tayo banda. Okay? So, kung titingnan mo, eh coach, ito hindi naman ito masyadong nasa resistance level, hindi siya nakapasok. So kanina nandito kasi banda yung resistance level natin yan, di ba ganyan. So ina-adjust kasi yan as nag-update yung mga prices. So kanina nandito yan, so pwede tayo maglagay dyan. So medyo ayun, malapit naman, siguro lumabas na ng onti sa resistance level pero okay na rin. Ang pinaka-goal mo kasi is magkaroon ka ng magandang risk-to-reward ratio na ang pinaka-max target mo nasa 30 pips lang. So katulad nito, lagay tayo ng sell. Ayan. So kung titingnan mo, okay naman siya kasi kung nandito yung stop loss ko, hindi okay yan. So kunyari 15 pips nandito na agad, hindi okay yan. So kunyari dito ako naglagay, hindi siya okay. Kasi tingnan mo, 15 pips, may mga candle pa dyan sa taas.
So most likely matatamaan yan katulad ng nangyari dito. Kaya dapat iiwasan natin yung mga highs ng mga candlesticks na yan. So ang gagawin mo, diba, dapat mas mataas yung stop loss mo. So therefore, ayan, 15. Pag nilagay ko sa 15 yan, nandyan pa rin yan. So hindi pa rin siya tinamaan katulad ng nangyari dito. Kahit na umakit siya ng konti, diba, hindi pa rin tinamaan yung stop loss natin. And then yun, 30 pips, diba? 1:2 ang risk reward ratio natin. Ayan na. Ayan, tinamaan siya nung nandito banda. So nag-place ka ng trade around nasa, anong oras to? 7 o'clock or 6:45 a.m. Natipi mo siya ng around 3 p.m. So yun, so almost 8 hours din. Ang good news, less than 24 hours. So maghanap ka lang din ng 10 ganun. Or kahit more than 10 kung maraming opportunity. Or pwede rin namang less than 10 kung wala namang masyadong opportunities. Mas okay na mag-trade ka ng konti pero quality kasi mag-trade ka ng target mo na 10 pero hindi naman quality. Kasi pag hindi quality yung trades mo, imbis na magkaroon ka ng 60% na winning rate, baka maging 30% or 20%. So ang goal natin, quality trades para magkaroon ka ng malupit na 60% na winning rate. So yung next naman na example natin, yung natalo tayo, ayan yung dito, ba? Diba? So ang nangyari kasi dyan, nagkaroon ng break of resistance. So ba diba, kapag nag-break, usually, kunyari ito yung resistance, ayan, nandiyan kanina yung resistance, ayan, nag-break and then nag-pull back, usually yan, ayan, dito tayo pumasok kanina, usually yan, aangat ng aangat yan and magtutuloy-tuloy yung uptrend. Pero, sa example natin kanina, hindi nagtuloy-tuloy kaya natamaan yung stop loss natin dito banda. So, okay lang yun kung may mga talo kang trades, hindi laging panalo talaga. Kaya nga meron tayong 60% win rate. Meron ka pang 4 times na pwedeng matalo. So, yung sa last naman natin na ginawang trade, breakdown lang natin. Yan, so nandito tayo sa support area. Ayan, ito ba? Diba? Dito nag-bounce yung price. Ayan, kaya tayo meron dyang support area. And then kung titingnan mo, nirespect niya dito. Diba? Tapos umangat, nagkaroon ng dalawang green na magandang candle. So yun yung naging confirmation ko na game na, pataas na to. Kaya tayo nag-place ng buy trade. And then yung nag-place tayo, nagtuloy-tuloy siyang umakyat. So yun yung mga swerteng trades, no? Kumbaga ang nangyari, pumasok ka around 3 o'clock and then nagsara na siya around 4:30 p.m. So very simple lang talaga yung forex trading. Ang pinaka-important lang is meron ka talagang strategy na may edge sa market. Yung at least merong 60% na winning rate. Or kahit 50 pa nga yun, basta meron kang mataas na risk to reward ratio. Which is yung ginamit natin kanina, 1:2. Alam naman natin effective tong strategy na to, pero okay, huwag ka sana maging greedy. Mag-stick ka lang sa 1% na risk per trade mo. Usually kasi pag nananalo tayo, mas nagiging confident tayo. Pag mas nagiging confident tayo, mas tumataas yung risk appetite natin. Therefore, mas mataas yung panalo or mas mataas din yung talo. Yung magaling na forex trader ay magaling mag-manage ng risk and mag-keep ng discipline niya. So kung bago ka pa lang at may mga questions ka pa regarding sa mga ginawa natin kanina, baka makatulong sa'yo itong video na to. Yung full course natin for beginners. Don't forget to subscribe, kita kits!